Everything on earth has its own time and its own season. Ang lahat may tamang panahon. Timing is very important. Do not do something when the time and the place is not right. Do not X when Y. Or do not do blank when the time is blank. Father, we thank you that you are God of perfect timing. At ang dalangin namin, Lord, we learn your timing. We become sensitive to your spirit so that we will do the right thing at the right time, in the right way, in the right place. Be our teacher. Be our guide. Take us by the hand so we can have more from life and we can give more to life. Father, be our preacher. Speak to your people. Lead us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Over time, and seeing so many lives lived well or wasted, I have come to terms with three sentences what to do with life and in life. Minimize pain. That's very important. There's a lot of pain in life, and if we don't become wise, we could even add pain to what's already painful. So minimize pain. In whatever we do, we ask ourselves, am I minimizing pain? We cannot totally eliminate pain, but we can minimize. Yung bang bad situation, pwede kong gawing better. Yung bang sampung sugat, pwede kong gawing tatlo na lang. Yung sampung lugi, paliitin ko maging tatlong kalugihan na lang. Minimize pain, then maximize pleasure. Life is very short. There's inevitable pain, sorrow, unhappiness. So whenever there's the opportunity, we should maximize pleasure and not demonize pleasure, because pleasure is also God-given. And a person who does life in a pleasurable way is worshiping his creator or her creator. So maximize pleasure. Pag may kinakain ka, mapapasarap mo pa ba? Pag may tinitirhan ka, mas malilinis mo ba? Mas mapapaganda mo? Pag may kasiyahan, mas mapapasaya pa ba? So you get the most out of life and you give most to other people's lives. And then when you minimize pain and maximize pleasure, do the most good. Yun ang pinakapangbalanse dyan. Because in minimizing pain and maximizing pleasure, we could be doing a lot of evil to other people. So dapat do the most good. Napakaiksi ng oportunidad ng buhay para sayangin sa hindi paggawa ng mabuti. So how do you apply this and how do you actually use time correctly so that you could minimize pain, maximize pleasure, and do the most good? Do not answer when angry. Pag nagalit, pag may narinig na nakakagalit, huwag magsalita muna. May tamang panahon to register your protest. May tamang panahon to correct something wrong. Pero hindi habang galit na galit ka. Proverbs 17:27, the one who has knowledge uses words with restraint. Ang taong marunong ay may pagpipigil ng bibig. May pagpipigil ng salita. Kaya kasabihan ng araw, if you are angry, count 1 to 3. Kasi pag may sinabi ang asawa mo, ang anak mo, nanay mo, kapatid mo, whoever nakakagalit, mayroong tendency sumabog agad ng galit din, so sabi, count 1 to 3. 1, 2, 3. Because anger is chemistry. Pag may narinig yung tenga mo, tinatransmit sa brain mo na nakakagalit, naiiba ang blood chemistry mo. Self-defense or offense becomes your priority to preserve life or to prevail over an enemy or an opponent. Nagkakaroon ka ng galit. Kasi pag galit ang tao, pataas ang adrenaline, may energy, pwedeng makapatay para magwagi sa digmaan. Pero gusto mo ba talagang patayin ang asawa mo, ang anak mo, kapatid mo? Kahit man lang patayin sa salita, you don't like that. Kaya hindi nagsasalita agad. Pagdagpantingan-tenga, yung biglang silakbo ng damdamin na galit ka, close your mouth. At sabi nga, count 3.
Kung sobrang galit na galit na galit ka, ano daw? Count 10. Kasi pag may sinabi sa'yong nakakagalit, pag nagbilang ka muna ng 1, 2 hanggang 10, na iba na uli ang chemistry ng iyong dugo, natanggal na yung violent nature, natanggal na yung tendency to attack, to be defensive or offensive. So, hindi ka na rin makakapagsalita ng mga bagay na maaring pagsisihan mo lang 3 minutes later. Because when you speak when you're angry, you would only retaliate or punish or worsen the situation. So, kailangan nag-iingat-ingat ng pagsasalita. Make words your servant, not your master. Habang hindi mo pa sinasabi ang salita, servant mo pa siya. Kasi pwede mo siyang utusan. Itong gawin mo, salita, inisin mo siya. Salita, bulahin mo siya. Salita, galitin mo siya. Salita, paginhawahin mo ang kanyang loob. Salita, saktan mo ang loob niya. Ang salita kasi utusan natin. Pag hindi mo pa binibitawan. Pero pag binitawan mo na ang salita, ikaw na ang utusan niya. Ikaw na magiging sunod-sunuran. Kaya merong ginawang nakakagalit ang isang tao, pero sobra naman ang reaction mo. Sinaktan mo ang loob, sinumbatan mo na mula ulo hanggang paa, minura mo na. Mamaya ang ending nun, kahit siyang nagsimulang gumawa ng mali, ikaw na ang nagsosorry. Naranasan niyo na ba yan? Yung asawa niyo may gagawing sobrang nakaka-offend talaga, pero dahil ang sagot mo ay napaka-violent, napaka-sakit, sinugatan mo ang kanyang dibdib, inungkat mo ang lahat ng mga utang na loob niya sa'yo, mamaya, siya na ang galit sa'yo at ikaw na itong nagsasorry. Do you like that? Gusto mo ba nagsasorry? Nakakapagpa-humble talaga, talagang mayuyurakan ka pa kung yung pinagsasorryhan mo, eh, gagamitin yung pagkakataon na yun para baligtarin ang situation? No. So, huwag ka magsasalita ng mga bagay na kailangan mong pang ihingi ng tawad. It is much easier to hold your tongue rather than to seek redress or to seek forgiveness or to be apologetic about it. Proverbs 14:17, a quick-tempered person does foolish things. Pagka nagpapadala sa sidhi ng damdamin, sa silakbo ng damdamin, maraming gagawing pagsisisihan. Nakakasakit tayo ng damdamin, nakakapagpalayo ng loob ng kapwa, o pwede ka ba makagawa ng crime? Pag careless with words, ikaw pa magsusorry, ikaw pa magsisisi, and in the end, maaaring ikaw pa ngayon ang mukha masama. So sabi sa Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Maybe we should operationalize that and say, in your anger, do not speak. So, eh, paano yun? Paano kayo tutuwid ang mali? Mamaya na, bukas, next week, bukas ng umaga, huwag ngayon. Kasi galit ka eh. Wala kang ma-accomplish na mabuti. So, speak when not blinded by anger or when no longer blinded by anger. Do not make a promise when happy. Tandaan yan, isang mahalagang do not. The happy person at that moment of happiness, which is probably short-lived, is overly generous, is unwise, unguarded, and could be careless and reckless. So pag sobrang masayang masaya, huwag mangako. Madalas, pinagsisisihan yung pangako. Ecclesiastes 5:2-4-6, do not be quick with your mouth. Do not be hasty in your heart to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth, so let your words be few. Pag sinabing God is in heaven, you are on earth, ibig sabihin, God knows but you don't know. So, kontian mo lang ang salita. Sabi ng isang version, do not be quick with your mouth to utter anything before people. You are on earth, so let your words be few. Or to apply it to people, you say, pag sobra ka masaya, hindi mo naman alam yung kung kaya kasiyahan mo, eh,
tama ang basis, baka naman false basis yan, mamaya malalaman mo ang totoo, hindi ka na masaya, pero nangako ka na. Yung masaya ka ngayon, mataas ang grade ng anak mo, sabi, anak mo, anak, ito yung mataas ang grade mo. Every grading period, pupunta tayong Hong Kong. Oh, dahil ang saya-saya mo eh. Eh, yan naman pala ang grade niya, ang taas-taas, 100. Baligtad pala ang grading system sa school nila. Ang mataas pala yung 1. Eh, nangako ka na kasi ang saya mo. Yung mga in love, yung, wow, binigyan mo ako ng rose, ipinapangako ko sa'yo. Lahat ng sweldo ko, may 10% ka. Eh, ang saya mo lang ngayon, pero mamaya, hindi mo na pala gusto siya, kahit isang buntong bulaklak ay bigay sa'yo, nababahuan ka pa nun. Huwag nangangako pag masaya. Hintayin mag-normalize ang feeling. Kasi maraming matatalinong tao, pag masaya ka, doon kahuhulihin at papapangakuin. Yung alam nila, vulnerable ka, hindi ka matino, bulag ka ng kasiyahan, doon kahihinga ng pangako. Proverbs 21:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. Remember ang mga sumpaan ang ikinakasal? Di ba? Ang saya-saya nila kasi ang ganda-ganda ng bride eh. Kasi gwapo-gwapo din ng groom. Ang mga sumpaan nila abot hanggang langit. 3 months later, nagsisisi na yung isa. Ba't ko ba na isumpa-sumpa yung isinumpa ko? Di ba? So, mahalaga na pag napakasaya mo, huwag kang sumpa ng sumpa. Do not answer. Do not make a promise, a commitment when drunk. It's always best not to get drunk. But it's worse kung lasing ka na nga, tas doon ka pa mga ngako. Nakita niyo itong si King Herod. Sa kasiyahan niya sa party, lasing siya, maganda ang mga nangyayari. Pinangako niya doon sa anak ni Herodias. O sige, ang ganda-ganda ng dance number mo, pwede kang humiling sa akin kahit ano, up to half of my kingdom. Eh, lasing eh. Sabi ng nanay ng babae, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. Hindi siya nakatanggi kasi nangako siyang ibibigay niya dahil siya'y lasing. Kaya tatandaan ninyo, iwasang malasing. At kung sakaling hindi na iwasan yon, aba, eh, huwag ka ng mga ako habang lasing ka. At mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa pangako ng lasing. Diba? So GRO ka, pinapangako ang kanong client mo, papakasal ka sa lahat ng simbahan sa Italy, lasing lang yon. Madilim lang. Kaya nangako ng ganon. Huwag nagpapaniwala sa mga pangako ng mga taong wala sa katinuan. Sobrang saya o kaya ay walang huwisyo. One other thing. Do not decide when sad. Yung ang lungkot-lungkot mo, kamamatay-matay lang ng isang mahal sa buhay, huwag kang gagawa ng any decision. Minsan nagde-decide ka na ipamigay na lang lahat ang naiwan niya kasi nagpapalungkot sa'yo. Paano pag hindi ka naman lungkot, ang hihinayang ka na ngayon? Huwag kayo magde-desisyon. The sad is overly skeptical and negative. The sad is close-minded and tend to be very conservative. The sad is blinded by tears. 1 Kings 19:4, sa kalungkutan itong si Elijah, he came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. At dahil malungkot siya, depressed siya, ang baba ng pagtingin niya sa sarili, sinasabi niya sa Diyos, bawiin niyo ng buhay ko, patayin niyo na ako, ayoko nang mabuhay pa. Yung pala, gutom lang, kasi nung nakakain, nakatulog, nakainom, lumakas muli at gusto na namang mabuhay. Do not destroy yourself when sad. Alam niyo mga nalulungkot, yan yung mga naglalaslas ng pulso, humihiwa ng mga ugat nila sa leeg, mga nagbibigte, tumatalon sa building, kasi malungkot. So pag malungkot kayo mga kapatid, iwasan niyo mapag-isa. Kasi bubulong-bulungan kayo ng mga demonyito sa loob ng inyong utak na sirain niyo ang inyong sarili. Kung talagang kayo malungkot na malungkot, depressed na depressed, magpatulong kayo sa mga taong alam nyong
bibitawan na anumang ginagawa nila dahil kailangan nyo. Sabihin nyo, alam mo, magpapakamatay na ako in 10 minutes. Kwentuhan mo ako. Kahit anong ginagawa nun, bibitawan. Pero pag sinabi lang, kwentuhan tayo, o sinabi mo lang, musta you, hindi nila alam, suicidal ka na pala, hindi nila papansinin. Tapos nung patay ka na, sabihin nyo, kung alam ko lang, sana kinausap ko. Ganun ang pagsisisi ng lahat ng kaibigan at kamag-anak ng nagpapakamatay. Kung alam ko lang. So pagka meron kayong ganun tendency at huwag kayong dumating sa ganun, bumusin na kayo. Sabihin nyo, alam mo, iniisip ko na magbigti. Pasayahin mo nga ako. Kwentuhan mo nga ako. Huwag kayong makikinig sa mga impactong malungkot na nga kayo, binubulungan pa kayong laging mapag-isa, humiwalay sa mga tao, magkulong. Alam nyo ang tunay na dangerously at the brink of committing suicide, hindi niya yun sinasabi. Mabuti pa ngayong magpapakamatay na ako. Nako, mas madalas hindi yun totoo. Pero pakinggan nyo rin dahil baka mamaya totoo na pala. But do not be alone when sad. Try not to be alone. Kasi mas kayang-kaya kang yayain ang mga demonyo ito para lalong guluhin ang iyong isip. So watch out for sadness and for depression. Bantayan nyo yan. And when you are sad, when you're depressed, change the scenery. Lumabas kayo ng kwarto, lumabas kayo ng bahay, lumabas kayo ng kung saan, ibahin ninyo ang eksena and change the chemistry. Magpawis kayo, mag-exercise, kumain. Kailangan may palitan kayo para maiba yung ending. Hindi kayo magbumukmok, hindi kayo lalo ng mag-aawa sa sarili, magdadrama sobra para lalong paiyakin ang sarili dahil ilulubog kayo ng ilulubog niyan. Remember that. Do not decide when sad. Avoid making decisions when you are depressed. And then do not rejoice when your enemies fall. Kasi parang, wow, panalo ka na. Nabigo na siya, bumagsak na siya, lumaglag na. No. Resist the temptation to rejoice. Proverbs 27:17-18, do not gloat when your enemy falls. When they stumble, do not let your heart rejoice, or the Lord will see and disapprove and turn His wrath away from them. So kung sila itinutuwid ng Diyos, at sa proseso nun ay sila nahihirapan, nasasaktan, huwag kang magbunyi, huwag kang magdiwang, kasi pag nakita daw yun ng Diyos, malamang na i-disapprove niya ang iyong behavior at itigil niya ang ginagawa niyang pagtutuwid o pagpalo paminsan-minsan doon sa mga taong yon. Basta, huwag mo ikatuwa ang kamiguan ng iyong kapwa kahit mo siya kaaway. Kasi baka tumalbog sa'yo at sa'yo dumating at dumikit yung nangyayari sa kanya. And very, very importantly, do not boast when you are healthy or wealthy. Pag malusog ka, malakas, may sigla, huwag ipagyabang yon. Kilalanin na yun ay galing sa Panginoon. At ganun din kung ikaw'y mayaman, marami kang tinatangkilik, maraming resources, huwag ipagyabang. Kilalanin na galing sa Panginoon. And you will be humble enough, grateful enough, and kind enough to others. Ano yung pagyayabang? Hindi naman sasabi mong mayabang ako, may pera ako, malakas ako, kundi yung pinapresyo mo na laging ganun yon, hindi may iba. Kumakaasta-asta ka, parang lagi kang malakas, lagi kang may pera, lagi kang mayaman, eh hindi naman talaga ganun yun. So ilagay sa tama ang sarili. James 4:13-15, now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or do that. Huwag daw i-presume na, oh, sige, sa isang taon yan ang gagawin natin. Sa isang taon, yan itong gagawin natin. Kasi yung bukas nga, hindi mo alam. Hindi masamang magplano para sa isang taon. Hindi masama na mayroon kang plano para sa 10 years, 15 years from now. Plan as if you're going to have a very long life, but live as if you're going to die today. Because you might.
So ang sinasabi dito nitong James, do not presume. In other words, always take into consideration that your strength, your life, your wealth could disappear today. It should keep you humble. It should keep you careful. And it should keep you appreciative of the moment to be thankful to God, to celebrate life. Isa pang uri ng pagyayabang ganito eh. Magbakasyon ka naman, next week na. Pagyayabang yun kasi buhay ka pa ba next week? Alam mo yun. Alam mo, sobra ka ng hirap na hirap sa buhay. Kailangan magkaroon ka ng break. Next month na. Next year na. Ganun din yung mga pamilyang magtiis na lang muna tayo, darling, ha? 3 years from now, magbabakasyon tayo sa Bicol. 3 years pa from now. Para pagyayabang yan. Alam ba nating buhay pa tayo 3 years from now? Ang ibig sabihin lang, mga kapatid, kung kaya mo na ngayon, isingit mo na, magpahinga ka, magbakasyon ka, mag-enjoy ka, huwag mong ipagyabang na buhay ka pa 10 years from now kasi hindi mo alam yun. Napaka-importante na alam mo that you are a mortal being, that life could be snuffed out of you anytime. Do not presume that you will live long, although prepare to live long. Yung iba sobrang mag-ipon, ipon, para pagdating nila ng 70 years old, doon nila gagastusin. Kaya lang nung 69.5 years old, doon natighok bigla. Sayang. So dapat ngayong 50, gumastos ka na ng konti, mag-ipon ka ng konti. 55, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka uli ng konti. 60, gumastos ka ng konti, mag-ipon ka ng konti. So, parami-raman na yung parami yung iniipon mo, pero kung hindi ka man mabuhay long enough to enjoy it during the course of your pag-iipon, may mga napapak-papak ka na rin at na-enjoy-enjoy ka na, hindi ka nalugi nun sa buhay. Do not presume that you will have a long life, that you withhold all pleasures and all happiness now for that longed-for future which might not come. So do not be presumptuous about time. Do not boast when you are healthy, when you are young, because you don't know if you're gonna live long. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. And because you don't know when the time of death is, always keep in mind that it could happen mamaya. And because it could happen mamaya, you should do now to minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Ang hindi ka biglang namatay mamaya, bukas hindi ka rin namatay, eh hindi ka naman lugi. If you minimize pain, maximize pleasure, and did the most good today, tomorrow, or next week, or next year, kahit gumipoin araw-araw in the next 50 years, hindi ka naman lugi. So what's wrong with that? But to maximize all the pain now, so that you could maximize all the pleasure next week, yun ang presumptuousness. You don't know. So be sensitive to time. Be sensitive to context. Ano ba yung nangyayari sa paligid? Makiramdam. Proverbs 15:23, giving the right answer at the right time makes everyone happy. But remember, in giving answer, sometimes, speech is silver and silence is gold. And sometimes, the best speech is silence. Kung wala ka rin lang matinong masasabi, wala kang siguradong tamang masasabi, ang pinakamabuting gawin is to be quiet. A person finds joy in giving an apt reply. And how good is a timely word. Also, how good is timely silence. Yung may nagawa ang asawa mo, anak mo, nanay mo, kapatid mo na sobrang mali, alam niyang maling mali, tapos silent ka lang, hindi ka nang kocondemn. Beautiful. Alam niyo, pinaka nakakainis madinig, nagkamali ka na, sabi pa ng kasama mo, I told you so. Yung salitang yan, I told you so, tatlo, kamumuhian ka ng kapwa mo. Yung bang alam na niya eh, ididiin mo pa, may sugat na siya, kikis-kisan mo pa ng asin, I told you so. Pag sinasabi mo, I told you so, itinataas mo ang iyong sarili at ibinababa mo siya.
Matalino ako, ikaw hindi. Alam ko na yun numpa, ikaw hindi. Ayan, ganyan ngayon nangyari sa'yo. Minimize if you could not totally avoid saying, I told you so. Especially if the lesson is obvious. Obvious na eh. Doon mo ma-appreciate ang taong may class. Yung marunong manahimik kung kailan nasa kanya lahat ang karapatan na magtalumpati. Yung siya ay nagbibigay, dinasa kanya na lahat ang entablado para magsalita. Tapos ang tahimik niya magbigay, wow! Ang galing na tao. Hindi yung nagbibigay, tapos oh, ayan, tanggapin mo. Galing sa akin yan! Batukang kapatay, gutom! Alam mo, kahit bigyan mo yun, naiinis sa'yo. Sayang naman, nagbigay ka na, tapos ang ending, nakainisan ka pa dahil lang nga itong matabil ang bibig mo. Talagang nagdusa ka na, nagpakasakit, nagbigay, pero may sasalihin ka na nakakasakit ng damdamin, yun ang naiiwan sa puso ng tao, hindi yung appreciation o pasalamat. Ang natatandaan niya, yung matalimundila. Kahit ano pang bigay mo, inaabutan mo na sarap na pagkain, tapos mo, oh, isaksak mo sa matibay mansik mura. Hindi bali, wala. Diba? May hinihingi sa iyong kapatid mo, ibinigay mo, oh, isaksak mo sa baga mo. Inis na inis yun, tatanggapin din, pero muhi ang nakatanim sa puso. Gumawa ka na ng mabuti, di magsalita ka na rin ng mabuti para huwag nang makontra yung ginawa mong mabuti. How bad is an untimely word? How bad is an untimely act? Down na siya, doon mo pasisisihin. It's not good timing. Sasabihin sa'yo, Papa, don't preach. Kasi nagdurugo na nga ang puso ko, alam ko na, magpipreach ka pa. So be sensitive, be attuned to the Spirit. And the Spirit will never lead you to be quarrelsome, to hurt people. The Spirit will lead you to be an agent of peace, an agent of love. So alam mo kung Spirit-led ang iyong emosyon or not. Romans 8:26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray as we ought. But the Spirit Himself intercedes for us with sighs too deep for words. Hindi naman natin alam kung paano magdasal. Hindi naman natin alam kung paano makikipag-usap sa Diyos. Pero namamagitan ng Espiritu at tinuturuan tayo, inaakay tayo, nagsasalita sa atin, kinakatawan tayo, kahit sa mga bulong at anas na hindi kayang sabihin ang salita ng tao. So the Spirit can actually lead you, can speak to you beyond words, without words. Kailangan lang be quiet, be still, and know that I am God. Sabi ng Panginoon. Bigyan siya ng space. At yung space na yon ay sa pagmumuni-muni, sa pagninilay-nilay, sa panalangin, sa pananahimik. Yan ang isa sa mga pinakamabuting pakinggan. The voice of silence. The sound of silence. At yan din ang pinakamabuting speech most of the time, silence. Sabi nga ng isang maikling tula na nabasa ko noong 1970s, your silence reaches me farther than a speech. Imagine, a husband telling the wife in poetry, your silence reaches me farther than a speech. Mas effective yung silence ng isang babae o kahit ng lalaki na may ginawang mali yung partner mo, imbes magbunga nga ka, gumagawa ka ng sandwich, tapos yung mukha mo nakaganyan-ganyan lang. Para ka Mona Lisa, hindi malaman kung natatawa ka ba o naiinis, nakikiramdam tuloy sa'yo yung tao. Yung may ginawang mali yung partner mo, tapos tiklop ka ng tiklop ng mga kumot, tahimik ka lang na ganyan. Sabi, your silence reaches me farther than a speech. Let me atone then if I must. Effective yan. Luke 12:12, the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. In any circumstance, this could be applied. Not only in religious speech. Na pagka meron kang gustong sabihin, tumigil ka muna, tatanong mo,
Panginoon, ito po ba ang gusto niya sabihin? Here is my mouth. Use it for your glory. Here is my tongue. You gave it. Speak through my tongue. Sabi ng devil, wag na ako na lang. Siyempre, yung devil also like to speak through your mouth. So, sino ang Lord of your mouth? Dahil kung sino ang pagbigyan mo sa oras na yon will determine if you'd be happy or sad. If your life would be peaceful or not. So, be spirit-led in speech. And when confused, when not sure, be silent. Father, teach us. Teach us correct timing. Sa ginagawa namin na tama ang oras, tama ang panahon, tama ang timpla, dahil kayo'y Diyos ng pagiging tama. Teach us to be sensitive, to hear your voice, to listen to you, na ang buhay namin, Lord, we can minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Pagbulay-bulayan sumandali, pag-isip-isipan, in silence, and let the Spirit of God finish this message for you in a very personal way.